Mga diskarte sa laot. Episode 2. Paghuli ng pusit. So isang magandang araw mga kaibigan. So ngayon po ay ang pagpapatuloy ng ating episode 2, mga diskarte sa laot ni Jomar Villanueva. Ang pangingisda po ay papatungo po sa Payao, dito pa rin po sa Palawan Island, Philippines. So habang patungo po sa Payao ang ating mga mangingisda ay inihahanda pa rin po yung mga pamain at panghuli po ng isda tulad po ng tulingan. Kasi po yung nasa Payao ay mga tulingan. So makikita pa rin po natin yung paghahanda ng plastic na dextrose bilang pangunahing kagamitan po na gagamitin sa panghuli sa tulingan. So siyempre ito ay lalagyan pa rin ng kawil para po makahuli po ng isda. So ayun po mga kaibigan, makikita natin na nangangawil na po yung ating mga kasama sa Payao. Subalit sa kabutihang palad po ay nakahuli pa rin po ang ating mga mangisda ng ilang pirasong tulingan. So hindi lang po sila masyadong makalapit gawa ng nakapwesto na doon yung malaking barko na siya naman mag-aariya ng kanilang lambat para makuha na nila yung mga isda. So ayun mga kaibigan, makikita po natin yung malaking barko na nasa mismong Payao. So hindi na pwede po makalapit yung mga mangingisda sa Payao dahil po pinagbawalan po nila na mangawil yung mga mangingisda po doon. So ang ginagawa po ng ating mga mangingisda ay paikot-ikot lamang po sa Payao at nung baka sakali na makahuli po ng mga isda sa gilid po mismo ng Payao. So ayun po, makikita natin yung ating mga samahang mangingisda na paikot-ikot po sa gilid ng malaking barko at nagbabaka sakali, no? Nangangawil pa rin po sila. Naglalaglag po ng kawil at ng mga pamain para makahuli pa rin ng isda. Sige, ikwento mo. Ayan, iariyan. Iariyan na yan ang barko. Iyan naman yung ilaw ng barko. Pero hindi ayan, hindi ay malapitan kasi ilawan na nila yung Payao. Kaya uwi na lang kami pagka sapit ng gabi. Kasi umpisa na sila mag-ilaw. Mamusit na lang kami. Ayan po mga kaibigan, kapag nagsimula na na maglagay ng ilaw ang malaking barko ay ma-attract na po yung mga isda sa ilaw at sila po ay manghuhuli na ng isda. So ayun po mga kaibigan, makikita natin na sa mismong Payao sila nakaangkla ng kanilang barko. So may flag pa yan ng Pilipinas at meron talagang masisinag na mga ilaw. So makikita po natin na maraming ilaw itong barko na ito na pangisda. O, kaya po ang desisyon po ng ating mga mangisda ay umuwi na lang at gumawa po ng ibang diskarte po para makahuli pa rin po ng isda or pusit. Mamusit na lang ta! Mamusit!
Di naman tama ka, higot dira sa payaw. Bawal man maghigot dira. Paano, arima na lang pa dito sa igmao, sabay paano, anaman naman tagpaano. Kung dili, andar minor. Amot, amot lang, kawala pa ko kano, murag bawal man siguro. Wala ra gapon, paabot ang buntag. Pagkabuntag, wala ra gapon, hindi gapon ito kaisda. Manguli na lang yun ta. Ah? Wala. Layo naman ko na pikas payaw. 40 milya. 40 milya pa. Ang payaw line. Maura man yung mga doldre. Iyan yung barko na malaking barko na manlambat sa inilawan kaninang payaw. Iyan na yun siya. Hindi sila nag-ilaw para hindi sila malata na marami na silang barko sa paligid ng manig-ilaw na payaw. Andiyan yung mga carrier, karga ng malalaking maraming isda. Diyan lang yan sa mga gilid niya. Ng malaking barko na nag-ilaw. Ayan, ang namusit na lang kami. Sige na, teko, pamasada nito. Ayan ang mga huli naming pusit. Ano? Ang tawag sa mga ilaw-ilaw na yan? Ayan ay plasir. Plasir, tapos may saranggas. Tapos painan mo lang ng pusit din na hinilab. Ayan na. Karihan mo lang siya. Karihan mo lang ng 10 di pa. Okay na yan. Ayan. Ang bae namin. May saranggatan. Tapos may ilaw siya na ano. Sige lang, kalayan. Pitok-pitok. Ay, umiilaw. Tapos pag-arihan mo, kaya mo 10 di pa, kainin agad yan ang pusit. Umuhuli rin kapag kain, umuhuli rin kami tag 80 kilos. 50 kilos. Kapag kain talaga. Hindi yan nakapasok ka ng tubig ng ilaw-ilaw. Hindi yan kasi rengilya yan ang pang-inject. Balutin mo lang yung ipuksi para hindi mapasukan yung butas. Bunutin mo yung tinik ng inject. Tapos ipasok mo yung ilaw dyan sa rengilya. Ang pang-inject.